panghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Huli po tayo magpapasalamat kay Abayahawa sa biyaya buhay na ipinagkaloob niya sa atin sa mga oras at sandali pong ito. Sa bawat kapatid natin na patuloy na pinagkalooban pa ng buhay. At muli po tayo magkakasama sa isang oras at kalahati. Tayo po ngayon ay March 8, 2021. Ganap ng alas 5:30 ng hapon. At kasama na rin po natin sa ating pong YouTube Live Monitor, si Bradwell Prebedes. Maganda nga po bro, at sa lahat ng mga kapatid kay Abayahawa, purihin at pasalamatan ng kataas-taasan at nag-iisang makapangyarihang banal, tunay at buhay ang ating mahal na Abayahawa. Brad Samuel Rotone, magandang hapon po Brad Eman at sa mga kapatid sa kapulungan, purihin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayahawa. Three hearts. Sister Lorraine Paulan, magandang hapon po Bro Eman at sa lahat ng mga kapatiran sa assembly, purihin at pasalamatan ang nag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat na si Abayahawa. Three hearts. Milter Pasis, magandang hapon po Brad Eman, Emmanuel, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin ang nag-iisang banal, makapangyarihang Elohim, Abayahawa. At doon po sa ating mga kapatid sa GC, andun po Sister Lorraine Paulan, si Brad Sam Rotone, sino pa? Brad Melchor Pasis, si Brad Lolita Corsiga, Brad Ricardo Quaresma, Brad Will Prebedes, si Brad Fernando Abillera, Brad Baste Juarez, Sister Vivian Mana. Ayun. Yun po ang mga kapatid natin na nasa GC. Ayan. So, ang ating pong paksa sa hapon pong ito ay hinggil po doon sa Mateo 16:19. At loobin po ni Abayahawa na muli pagkalooban po tayo ng pagkaunawa. At ganun din po naman yung mga unknown viewers. Sister Reverend Cecily, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abayahawa. Purihin at pasalamatan si Abayahawa ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun po, magandang hapon po sa ating mga kapatid dito sa Pilipinas. Magandang tanghali sa ating mga kapatid dyan sa Israel. Ganon din sa Germany. Marami tayong ano dyan nanonood sa Germany. Sabi ni Brad Caros, wala siyang net. Magandang hapon po, wala akong net, sabi ni Brad Carlos. Ayan. Apat na po ang ating unknown viewers. Lima ang ating thumbs up. Salamat po doon sa mga subscribers OTUT na dadagdagan. At loobin po ni Abayahawa ay mas dumami pa. Salamat din sa ating mga kapatiran na nagsishare ng ating pong mga videos. Pagkaloobin ho ni Abayahawa ay tayo po ay mag-upload ng mag-upload ng mga videos regarding din sa kasulatan. Iba't iba kasi ang creator sa YouTube eh. Yung iba, sari-sari. Tapos, nilalaho pa ng kasulatan. Yung iba naman, puro pawang kasulatan naman. Mga creators. Iba-iba. Napakabigat doon sa mga... talagang inuha ang kanilang
may laya sila ho eh, na gumawa ng ganun. Ang problema nga lang, disablay. O katulad ho niya ang 1690 ng ano yan, may nagpaliwanag yan. O sablay. Kaya, lobby po niya Bayahawa na ipakita, ipaunawa sa atin. Yan pong nalagay sa Mateo 1690. Marami na nagpaliwanag niyan. Ayaan natin yung paliwanag ng kasulatan ang siyang maging giya, guide natin. Brad Balakino, good day to all brethren of Assembly of Yahweh and also to you, Brother Emmanuel. Brad Ricardo Quaresma, magandang hapon po. Brad Eman at sa mga kapatid sa kapulungan, purihin, pasalamatan natin ang kataas-taasang ilhin na naging isang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Ito na po ang ating anong viewers. Oh, nawala pa. Nawala pa yung isa. Ayan. Marami, marami na po ang nagpaliwanag yan. Yung 1690. Tingnan nga po natin. Kung ano ang kalooban ni Abayawa. Ayun, bumalik sa pito. 5:37 na po ang ating oras, mga kapatid. Di ba meron nagpaliwanag niyan na di umano pagka ang wika namatay ang tao? Si Pedro ang mabubungaron mo. Siya yung merong pagpapahintulot kung ikaw ay pupunta sa impyerno at pupunta sa langit. Ano, kasama na rin po natin si Sister Chris Junker. Purihin na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Malugod kong binabati ng napakaganda at mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Assembly at ganyan niya sa Brad Eman at sa lahat po ng manunood. Magandang hapon, Sister Chris Junker. Brad Ronaldo Mendoza from Qatar, salamat. Narinig ko na naman ang salita ni Abay Yahweh. Purihin siya. Magandang hapon po, Brad Ronaldo Mendoza. 10 ang ating 11, ang ating viewers. Marami yung nagpaliwanag niya. Ang Katoliko ang nagpaliwanag. Siya daw yung kauna-unahang papa sa Roma. Si Pedro, ha? Si Pedro ang pinag-uusapan niya. So, makikita natin sa kasulatan. Basahin ko lang, ha? Baka ho kasi yung iba, eto marahil ho ay hindi rin nababasa ng ng ibang basang, parang basang comics. Yan. Kasama rin po natin si Sister Gina Mahoko. Salamat sa iyo, Abay Yahweh, sa hapon ito. Sa iyo, Brad Eman, magandang hapon po at sa mga kapatid sa kapulungan po rin na naging isang banal na si Abay Yahweh. Brad Eman Tumali, magandang hapon ho sa lahat. Purihin si Abay Yahweh. Arnold Makoko, magandang hapon, Brad Eman, at sa mga kapatid, kapatiran sa kapulungan, purihin ang nag-iisa, banal at makapangyarihan sa lahat, si Amang Yahweh. Magandang hapon, Brad Arnold Makoko. Sista Vivian Mana, shalom po, Brad Eman, magandang buhay. Good evening po sa lahat sa Assembly. Pasalamat kay Abay Yahweh. Shalom sa mga anong viewers. 3 hearts. 11 ang ating pong anon viewers, 10 ang ating thumbs up. Ayan. So, pagkabasa comics ang gagawin at gagawin ng isang magbabasa.
meron siyang hindi makikita. Kasi meron diyan ano eh, tingnan niyo ha. Ang sabi diyan, tingnan niyo. Sabi ni Yahweh, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Meron yung mga susi. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi, mga banggituin. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Hindi, ano ho? Eh, hindi ho na napapansin na marami, ha? I will give unto thee the keys. May marami susi. Sister Lori Calderon, magandang hapon sa mga kapatid sa kapulungan. Purihin, pasalamatan ang buhay at dakilang siya bayawa. Magpakailanman, magandang hapon din sa iyo, Brother Eman. Two hearts. Milalangmanin ninyo, pagpapalangal, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagpukuri at pagdakila lang lamang magpakailanman sa nag-iisang kataas-taasang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Shalom sa kapulungan. Mabuti may ano, kahit beta, may YouTube. Rosely Bandojo, shalom mga kapatid dito sa Assembly of Yahweh. Purihin at sambahin at pasalamatan siya sa kabutihan at ganon din sa mga unknown viewers. Ganon din sa iyo, brad. Mainit na panahon dito sa Tel Aviv, Israel. Ang ating anong viewers. Tingnan ho natin doon sa ating Jesus. Sabi ni Brad Fernando Villera, we praise you always, Abay Yahweh, and thanks all the time. Magandang hapon po, Brother Emmanuel, at sa mga kapatid sa kapulungan ni Abay Yahweh. Brother Milana, maging mapagpala nawa sa bawat isang makakapanood ang aral na ating pagsasalo sa luhan.
sa araw na ito. Magandang hapon po sa kapulungan. Aha. Ah, may tanong Sister Vivian. Sister Vivian, Brad, tanong lang po, okay lang ba na i-appreciate mo ang isang tao? Miming, ano ibig sabihin appreciate, sis? Ano ibig sabihin? Pahalagahan. Pahalagahan mo ang isang tao. Anong sense, halimbawa? Kasi maraming, broad kasi yan eh. Medyo malawak. Okay lang ba na i-appreciate mo ang isang tao? Pertaining ba? Kanino, halimbawa? Kasi yung salitang, teka, meaning, pagpaparangal ng women's, wala. Hindi dapat. Kasi isa lang dapat yung salitang pagpaparangal. Dapat si Abayawa lang yan. Kasi nagkakaroon niya ng ano eh. Dapat wala kang bibigyan ng parangal. Kundi si Abayawa. Di ba? Kasi once na pinarangalan mo yung isang tao, saan ba galing yun? Kasi kalimitan yan sa laman. Eh. Yan yung mga panlaman na binibigyan nila ng parangal yung, alam, katulad yan, Women's Day, wala naman sa kasulatan. Di ba? Wala yan eh. Wala nangyari yan ang unang siglo dun sa mga lugar. So, kalimitan kasi, puro panlaman na bibigyan ng pagpaparangal. Ang dami mga binibigyan ng parangal. Mga kababaihan, o halimbawa yung mga journalist, binibigyan ng pagpaparangal. Di ba? So, ang naitataas, in tao, hindi si Abayawa. Eh, yung iba nga, nabigyan ba nilang parangal si Abayawa? Di ba? Baka hindi. Baka na nabigyan lang nila ng parangal. Diba? Katulad yan, Women's Day. Eh si Abayawa ba? Anong day meron siya? Ayan. Cecilia Roque, magandang abang po, brother. At sa lahat ng viewers dito, salamat po, Abayawa. Misa kasi, doon pagka tayo eh, tumingin sa paligid natin, ang mapapansin natin, halos siyempre, gawa ng laman yun. Kaya nga sinasabi nga ni Pablo, mag-iba. Mag-iba tayo ng takbo. Kalimitang nakikita natin, di ba, birthday, party-party, puro mga panlaman yun eh. Father's Day, Mother's Day, di ba? Sino ba ang nag-invento nun? Sino ba? Di ba, tao rin. So, nagbibigay ka ng parangal, katulad niyang All Saints Day, Christmas Day, di ba? O yan, Women's Day, di ba? So, binibigyan mo ng parangal ang isang tao. Sino ba yung tao na binibigyan mo ng parangal? Di ba? Iba, binibigyan ng parangal yung Pangulo. Iba, yung Vice Pangulo. Ha? Eh, tao yan. Kumbaga, hindi dapat. Ang bigyan natin ng talagang pagpaparangal, siyempre, pagka nasa kapulungan pa, wala tayong dapat pagparangalan kundi si Abayawa. Galaw ng sanlibutan kasi yan. Father's Day, Mother's Day, Women's Day, di ba? Birthdays, panglaman, mga puro panglaman yan. Kalimitan, sino ba nabigyan ng parangal niyang Women's Day? Puro mga kababaihan. Men's Day, meron ba? O, di ba? O, dapat kung may Women's Day, dapat meron ding
Men's Day. Dahil women at saka men, di ba? So, mukhang hindi, hindi patas. So, pang ano yan, pang laman? Walang kategorya sa kasulatan kasi. Rebel Isasieri, katulad ni Soriano, ipinagmamalaki ng mga membro, marami daw award. Ayan, katulad yan. Tama yan, Sister Rebel Isasieri. Hindi naman galing sa Diyos, galing sa mga taong membro na mga tinutungayaw nilang reliyon. Tama ho yun. Yung mga laman, yung laman ho ang nagbigay parangal kay Soriano. Palibasa, si Soriano nasa laman. Ayan. Hindi ho ba? So, binigyan ng parangal. Yung Guinness, the choir, yung pinakamadaming membro ng choir, nakuha nila Soriano. Milan O'Malley, Happy Abba Yahawas Day. Lahat ng araw. Sa laman, wala namang ganyan. Kaya nga sinasabi natin, baka mamaya napurihan natin yung mga kababaihan o yung mga kalalakihan, pero si Abba Yahawa, wala. Dapat sa kanya yung kapurihan. Ano ba? Paano ba binibigyan ng importansya yung karangalan o pagpaparangal sa isang tao? Yan ba ay naibigay natin kay Abba Yahawa? Yan ang medyo kung tanong lang. Medyo hindi naman kabigatan. Diba sa kanya ang karangalan? Diba? Ito, alimbawa sa unang kronika. 29:12, ang mga kayamanan at gayundin ang karangalan ay nangagbumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Diba? Sa malwalhating kamahalan ng iyong karangalan at sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa, magbubulay ako. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Lolita Corsiga, mga viewers, excited na naman na po manood at makinig sa aral na ating pinakamamahal na si Abba Yahawa. Ayan. 18 na ang ating unknown viewers. O, 19 na. At kasama rin po natin sa ating pong monitor si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin na nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihan na Elohim na walang iba kundi si Abba Yahawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abba Yahawa. Brad Alberto Palado. Ayan. 18. Medyo maganda na naman po itong ating paksa nito. Ang dami hong nagpaliwanag niyan,
Ang dami nagpaliwanag niya, 16, 18, 19. Oh, nagpasimula yun dun sa 16. Kaya Brad Ramon Beto, putol. Naputol yung message ni Brad. Mukhang na ayun. Maganda nga po ang problemang pagpalain at purihin siya may Yahawa, Elohim at pati na rin sa mga kapatid sa kapulungan. Brad Balakino, paano na yung mansyon ni Soriano sa Brazil? Yan natin sila. Yaman nila yan. Hindi, siguro baka iuwi nila. Ibibenta, iuwi. Wala nang titira doon eh. Shirley Abrera, maganda nga po sa inyong lahat, Brother Eman Abayawa. Cristo Caberes, mga minamahal, mapagpalang araw po sa ating lahat at gayon din po sa inyong mga sumusubaybay. Love you all po. Suma sa atin ang habag at pag-ibig ng ating mahal at banal na Abayawa. Bro Eman, love you po. Likewise, bro. Bro, Cristo Caberes. 5:59 na po ang ating oras, 21 yung ating viewers, 12 yung thumbs up. Dito sa aral na ito ha, sigurado maninibago na naman upay dito sa aral na yan na ibabahagi sa atin ni Abayawa. Oo, yan ho ay sabi nga ay siguro sa dami na nagpaliwanag, kakaiba talaga yung paliwanag na sinasabi ng kasulatan. Ano, iba talaga. Kesa dun sa paliwanag, yan nga sinasabi natin, yung mga reliyon, talagang panlaman yan eh. Merong nauna na nagpaliwanag na ganun ang paliwanag. Ang ginawa ng mga reliyon, pinagsusundan. Yung paliwanag, nung nauna, hanggang sa ngayon, yung paliwanag na yon na natili at
kuha, kinuha ng lahat ng iba't ibang reliyon. Brother Moreto, naabot din po pala ng channel natin dito po sa Cagayan. Nandito po ako sa application ko, pinagbabakasyon po niya ako dito sa kanila sa Hasan, Cagayan de Oro. Ba, mukhang lumayo si Brother Ramon Recto ah. Opo naman, abot dyan, Cagayan de Oro. Opo, abotin. Sabi nga sa inyo, eh, yung aking bati, sa iba't ibang panig ng buong mundo, abot na ho tayo. Oh, munting channel nga lang. 21 na po yung ating anong viewers, 12 yung ating answer. Sa akin hong orasan ay 6:01 na. Ano, punta na ho tayo dun sa ating paksa. At muli ay mamamangha ang bawat isa dito sa ating pag-aaralan. Lobby po ni Abayawa na ipagkaloob sa bawat isa ang pangunawa. Ano, ayan. Basahin ko po. Ito po ay ayan. Unahin ko na yung sa 13, yung konteksto niya. 16:13, nung dumating nga si Yahwashay sa mga sakop ng Sisaria, ni Pilipo ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, tatapot ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, at sumagot si Yahwashay sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking kapulungan or assembly. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. So, ito ho, sa YLT. Ang sabi niya, and I also say to thee that thou art a rock, and upon this rock I will build my assembly, and gates of Hades shall not prevail against it. Ayan. So maliwanag ko yan ha. Sa The Scripture 2009, and I also say to you that you are Kepa, and on this rock I shall build my assembly, and the gates of Sheol shall not overcome it. Sheol, Hades, Sheol, Hades, grave, hell, lidingan. Marami kumukontra dyan. Doon sa, ayaw nila paniwalaan na yung Sheol at saka yung Hades sa Greek. Yung Sheol kasi sa Hebreo, na ang meaning naman doon sa English is hell. Na yung pala, kalaunan, akala nila yung salitang hell ay tumutukoy dun sa impyerno na may apoy. Ano? Yung pala ho ay libingan. So, ibig sabihin, ipinaunawa sa atin ni Abayawa na talagang yan ay libingan. Sino ang hindi mananaig dun sa libingan? Yun yung assembly. Yung kapulungan. Yung kongregasyon. Ibig sabihin, yung libingan, hindi mananaig. Di ba? Eh kasi o, sa tao, yung pinaka-ending niya, yung kamatayan. So, pupunta sa libingan.
Pero sinasabi dyan, oh, mayroon daw siyol o yung libingan o yung hell o yung pit or hukay, grave, hindi mananaig. Kanino? Doon sa assembly. Sa kapulungan, sa kongregasyon. So kung ang mga hindi mananampalataya o hindi kabilang doon sa assembly o doon sa kapulungan, pananaigan sila nung libingan. Habang eternal eh. Yan ang malaki ang pagkakaiba. Di ba? Mm. So, maliwanag ang binabanggit ko na yung assembly o yung kapulungan, yung daw libingan, Sheol, Hades, pit, grave, hell, impyerno, hindi mananig. Ha? Di ba? Hindi siya pagtatagumpayan. Ngayon, sabi ng iba, yung kasing upon this rock, ang inisip kasi ng marami dyan ay si Pedro. Kasi ang sabi niya, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking assembly. So, para sa kanila, si Pedro yung pinagtayuan. Hindi ho ah. Hindi ho ba? Hindi si Pedro yung pinagtayuan sapagkat si Pedro mismo ay nagsasabi doon sa, teka, Unang Pedro 2:4 hanggang 5, teka, para mas makita natin. Sabi niya, Two, four, five. Ayan. Si Pedro mismo ang nagsasalita, ang sumulat nito. Na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay. O, paano si Pedro? Eh, siya. O, si Yahwa siya eh. Hindi si Pedro. Nasa katotohanan ay tinakwil ng mga tao, datapot sa Diyos ay hirang, mahalaga. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaseroteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hawashay. So, hindi si Pedro. Tama ho ba? Kasi, define nyo yung mga Katoliko, si Pedro yan eh. Nisip nila si Pedro yan. Oh, yan. Yung home word Peter in Greek means rock. Oh. Ayan, nakalagay dun sa unang sa Juan 1:42, sabi niya doon, it was given to Simon by Christ when he called him to be a disciple. Pedro. Ayan. Ano ibig sabihin? Pero ang kwan niya ay Simon. Oh? Na kung liliwanagin ay Pedro, sabi niya. Siya ay kanyang dinala kay Yahweh siya ay siya ay tinignan ni Yahweh siya at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas. Ha? Na kung liliwanagin ay Pedro, Cephas is a Syriac word, meaning the same as Peter, a rock or stone. Oh? Si Pedro ba? Hindi. Si Yahweh siya. Isaiah 28:16. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito, aking ilalagay sa Sion na pinakapatibayan ng isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. Oh?
Si Pedro ang umamin. Hindi siya yung tinutukoy doon sa 16:18. Ano ang pagkakasabi ni Pedro? At batong katitisuran at bato na pangbuwal sapagkat sila'y natitisod sa salita palimbasa yung mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Upon this rock, the truth that I am the Messiah. Upon myself as the Messiah, I will build my assembly. Niyo ba? Ayan na bang ginawa ng mga Church of Rome? Yung interpretation nila, si Pedro daw yun. O di sala. Niyo ba? Ayan. Ngayon, tunguhin natin dito, edi 16:18 yun, ano? So yung Pedro dyan, walang iba kundi yung bato na walang iba naman kundi si Yahawashay. At sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang aking assembly or congregation, ecclesia. At ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipanig laban sa kanya. 19, ito yung ating paksa. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang dami nagpaliwanag nito na yung susi ibinigay kay Pedro. Pero hindi nila nakita yung pinagmulan nung sinabi, ibibigay ko sa iyo yung mga susi. Sino yung tinutukoy ho doon na ibibigay ko sa iyo? Si Pedro? Malabo ho. Alam niyo kung bakit? Di ba yung Pedro, tinutukoy yung bato na walang iba kundi si Yahawashay? Ang sabi nung Yahawashay, at sa ibabaw ng batong ito, itaking kapulungan or assembly. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanina ibibigay. Magdano nga ako kayo magkomento. Sige nga. Tingnan lang natin. Kung yung espiritong nasa akin at saka yung espirito na ngayon ay nasa inyo. Tingnan nga ho natin. Kasi maliwanag ho dyan eh. Hindi si Pedro ang pinagbigyan ng mga susi nung kaharian ang langit. Hindi ho si Pedro. Lahat ng reliyon, yan ang paliwanag. Si Pedro yan. O di ba? Yan ang paliwanag ho eh. Yan ang paliwanag ng Katolisismo. O, yung pinagbigyan ng susi, o, ng mga susi, ay walang iba kundi si Pedro. Ayun. Nahayari. Ayun. O, dalawa na. O, isa yung espiritu ha. Hindi si Pedro. Hindi si Pedro ang pinagkalooban ng mga susi. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, ayan, mamamangha kayo. Ayan. Uy, nakakapangilabot. ayan, oh. Nagkaroon ako ng ano. ayun. O, di isa. Iisa ho yung espiritong nasa akin at saka yung espiritong nasa inyo ngayon, isa. Hindi si Pedro ang pinagbigyan ng mga susi. Hindi ba? Ayan, napakaliwanag.
Di ba? Yan. O yan, sunod-sunod na, mga kapatid. So makikita natin, isa na yung Espiritu. Kasi pinasimula nila dyan sa Katoliko na yun daw binigyan ng susi, walang iba kundi si Pedro. Ano? Yun ang napakaganda ho na nahihimay mo eh. Di ba? Pero yan ba napagtuunan ng pansin ng reliyon? Hindi ho. Kasi nga, ang nangyari sa kanila, napakinggan, pagkapakinig, bato. Dinampot, bato. Iisang paliwanag ng reliyon. Walang iba yan, kundi si Pedro. Yan yung pinagkalooban. Miski ho doon sa mga komentarista, sa iba't ibang mga reliyon, si Pedro talaga ho. Pinagpipilitan nila yan. Hindi nila napansin. Yung succeeding o yung pinagsimulan, yung pinagkunan, di ba? Nila napansin yun. Ang napansin nila, yung salit-saling sabi ng iba't ibang reliyon. Magtanong kayo dun sa mga nag-aral. Tanungin nyo. Isasagot sa inyo. Yung pinagkalooban ng susi si Pedro. Kasi ang wika yan, ginamit ni Yahweh siya sa pagbubukas. Kasi o yung susi, emblem ng pagbubukas. Hindi ba? Limbawa, ako may-ari, ano, hawak-hawak ko yung susi. Abay, wala makakapasok. Dahil nasa akin yung susi eh. Hindi ba? Ayan. Hindi ba, mga kapatid? Napakaliwanag ko niya, ulitin ko. Para doon sa kapakanan ng mga kapatid natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, yung Pedro, yun na yung term. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking kapulungan, ang aking assembly, at ang mga pintuan ng Hades sa hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo, kanino? Doon sa aking kapulungan. Oh, ang mga susi ng kaharian ng langit. Diba? Ayan. Oh. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pertaining doon sa kapulungan. Doon sa assembly. Sapagkat kung yan ay kay Pedro lang, ala, ay lalabas si Pedro lang magtatali. Pinabanggit niya yung aking kapulungan. Di ba? Oo. So, naandun ngayon sa kapulungan yung mga susi. Yung pagbubukas. Ano? Ng kaharian ng langit. Yung kasing kaharian ng langit, kaharian ni Kristo, kaharian ng Diyos, iisa lang yan. Sinunin mo sila. Diba nakalagay doon sa Mateo 3:2? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. The kingdom of heaven is at hand. The praise kingdom of heaven, kingdom of Christ, kingdom of God are of frequent occurrence in the scripture. They all refer to the same thing. You know what? Isa lang. Yung kingdom of God, kingdom of heaven, kingdom of Christ. Isa lang yan.
Kaya nung tinatanong na ng mga Pariseo, sabi doon, hindi na intindihan ng marami yan eh. Oh. At palibasa'y tinanong, 1720 ng Lucas, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Diba? Sabi niya. Eh kasi pagka yung, diba pagka halimbawa yung isang hari, pagkaho yan pumunta sa isang lugar, balitang-balita yan, grandioso. Diba? Pagka pumunta yan, halimbawa ng kung galing, dito ha, hindi na ako lalabas sa Pilipinas, kung galing ng Davao yan, at yan ay pupunta halimbawa din sa Metro Manila, may kalimitan yan, hindi ka makakaraan dyan, hindi ka makalulusot. Grandioso, kumbaga. Kaiba. Yung sinasabi niyang kaharian ng langit. Kaharian ng Diyos, kaharian ni Kristo. Kakaiba. Hindi ganun ka-grandioso. Kasi sa tao, pagka yung hari pupunta sa isang lugar, antimano yan. Meron niyang, kumbaga, meron ng nakauna sa kanila yan. Mga one day pa lang. Oh, may advance party na yan. One day before, advance party yan. Gagalugarin yan lahat. Lahat ng kasunok-sulukan. At titingnan kung merong pwedeng pumatay doon sa hari, presidente. So may advance party. Kaya pagdating, halimbawa, bukas pupunta, o ngayon pa lamang may advance party na. So kinabukasan, linis na, malinis na. Hawa na yan. Ang dami na, puro mga naka-guardya na yan. Kaya wala makakapasok ko eh. Gusto ko lang mong ipatanaw sa inyo, yun yung kaharian ng tao, kaharian ng mga tao, panlaman. Yung kaharian na binabanggit ni Yahweh Shai dyan, hindi yan katulad ng kaharian ng tao. Masyadong grandioso. Yung karangian, luxury o luxury, extravagance. Ha? Ay subukan nyo, pagka dumating na yung presidente, hawi ang kasada niya, di ka makakaraan. Di ba? O. Subukan nyo, expressway, aha, darating yung hari o yung presidente, onti mano, hawan yan, hindi po pwede. Sa EDSA, ganun din, hindi po pwede na para-hara ka dyan. Tatabi at tatabi ka. May naka-advance na yan. O ilang tatlong motorsiklo o dalawang motorsiklo, magkano? Hawan. Hindi ka po pwedeng umano doon. Patitigilin ka talaga. Yan ang tao. Grandioso. Pump, kung tawagin mo yan. Ha? Masyadong marangya. Kabaligtaran ng kaharian ni Abba Yahweh. O ni Kristo, ni Yahweh siya, kabaligtaran. O, ano sabi dyan? At palibasa, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. With observation, the kingdom of God, the reign of Yahweh, or the dispensation under the Messiah with observation, with scrupulous and attentive looking for it, to attract
observation. Ano yan? Pomp, majesty, splendor. Di ba? Malaki pagkakaiba. Kaya pagka dumating yung presidente, yung hari, kita mo kagad. Di ba? Adi yung mga tao ngayon. Asa na sila? Asa na? Yeah. Hindi ganyan. Hindi ho ganyan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya yung sasabihin nila na merong second coming sa malaking kasinungalingan yon, eh dyan lamang sa ipinapaliwanag din dyan sa mga pareseyo eh. Ibig sabihin, kung darating siya, tinan nyo ha, kung darating siya sa tinatawag nilang second coming, o hindi katulad nyo lang yan ng mga hari. Di ba? Splendor. O. Oh. Marami ha. Eh kasi darating siya eh. O di ba pinagandaan? Pinagandaan ni Soriano yan ha, yung pagdating niya. O yan, doon sa mga kapatid, na dating nasa ADD, hindi ho ba pinaghandaan ni Soriano yung pagdating niya? Yung second coming na yan? O, di katulad nga yung sinasabi niya, hindi, ano sabi ito? Hindi mapagkikita with observation. The Messiah would not come with pomp like an earthly prince. Hindi siya katulad ng mga hari, presidente, prinsipe. Eh, hindi ganun ang kaharian niya eh. Hindi ganun karaniya. Di ba nakita niya naman yung naging agawa niya nung unang siglo? Walang sariling tahanan. Kaya ibang-iba mga kapatid. Di ba? Ibang-iba. May sasabihin man nila, naririto o naririyan, o di mali na ang second coming. Sala. Di ba? Sala na naman. Papatak na naman sila doon sa Kawikaan 36. Lahat ng reliyon pumatak sa Kawikaan 36. Masusundon kang sinungaling. Siyempre, i-review ka ni Abay Hawa. Hindi po pwedeng hindi i-review. Ipakikita yung kasinungalingan mo. O yan o yung ginagawa ng kapulungan. Or ng the assembly of Abay Hawa. Anong ginagawa? Di ba? O ipinakikita? Natin, ng kasulatan, yung kasinungalingan nila. O katulad niyang aral na yan, si Pedro, ilang libong taon ng daladala o dekada na daladala ng mga reliyon na si Pedro ang pinagbigyan ng mga susi ng kaharian ng langit. Ilang panahon, ilang libong taon. Kasi may pinanggalingan o eh. Yung aral ng Katolisismo, may pinanggalingan yan kung bakit nila na idinoktrina na si Pedro yan. At ginawa pa nga nilang Papa sa Roma. Kauna-unahang Papa sa Roma. Biyan mong maraming sumunod doon sa kasinungalingan na yun. Oh, sinundan ng iba't ibang reliyon, Protestante, oh, Baptist, ah, pati Saksi ni Jehovah, pati mga Seventh-day Adventist, hawak ko nila yan. Yan ang aral nila. Na si Pedro yung pinagkalooban ng mga. Bakit mga? Eh si Pedro isang susi lang. Bakit mga? Susi, emblem ng pagbubukas. Kaya mga, hindi isa lang ha, mga susi ng kaharian.
ibinigay kanino? Sa kapulungan. Ibig sabihin, kung si Pedro lang ang pinagbigyan ng susi, si Pedro lang ang pwedeng magbukas. Sala. Hindi ba? E paano naman yung mga ibang, alam mo, katulad nila Pablo? Hindi ba? O, so hindi. Maliwanag doon yung kapulungan niyan. Yan yung pinagbigyan ng mga susi ng karian. Kaya nakita niyo yung pagkakaiba. Nabuksan, pinagbubuksan lahat. Kaya makikita niyo. Di ba? Kita-kita natin. Binuksan yung mga aral. Nabuksan yung mga misteryo. Nabuksan yung mga hidden. Nabuksan. Nagkatotoo. Totoo yung sinabi niya doon sa Mateo 16. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Anumang iyong talian, anumang iyong kalagayan. Kung ayaw mo, hindi pwede. Kung gusto mo, pwede. Sino pinagsabihan? Kapulungan. Pwede. Di ba? Napakaraming reliyon. Ang mga miyembro nila nagkandamatay sa turong yan, ha? Sa aral na yan. Sa palagay nyo kaya, naligtas sila sa kasalanan? Eh, brad, para naman yatang hindi makatwira, no? Si Abayawa, hindi maging makatwira. Makatwiran nga siya. Di ba? O diba sinabi naman niya, susumbatan niya ang tao sa kanilang mga kasalanan. Pagparito niya ang wika. Alin yung spirito? O siya, bayawa na! Di ba? O. Ang dami nagsipang hula ng second coming, rapture, ginamit yung Tesalonica. Hindi nila napansin din sinasabi ni Pablo. Aagawin tayong kasama siya. Eh kung rapture na hindi pa pala na, kung yung palang nasa Tesalonica ay hindi nangyari, ibig sabihin buhay pa si Pablo ngayon. Yung sinasabi nila. Kasi sinasabi ni Pablo, kasama siya, buhay siya. O di hanggang ngayon buhay pa si Pablo. Pero hindi ganon ang binabanggit. Eh kasi tayo lahat inagaw eh. Di ba? Inagaw tayo. Saan? Sa kasalanan. O. Di ba? Kasama na natin siya. Di ba? O. Eh kasi akala nila darating siya. O. And then pagdating niya, aagawin. Yung mga nasa, yung aalisin ng wika dun sa tribulasyon. Hindi nila alam. Na yung tribulasyon binabanggit sa Mateo 24 para doon sa mga alagad noong panahon na yun. So, ang dami nagkamali. Ang dami naligaw diyan sa aral na yan. Napakaraming mga kapatid. Kaya makikita ho natin. Kanino ba pinaunawa? Kanino ibinigay yung mga susi? Doon sa kapulungan. Sa assembly. Hindi ho yan ibinigay sa mga relihiyon. Yan yung aral na tinalakay natin ngayon. Sumubo kayo. Tsak, ang sasabihin sa inyo, si Pedro yan. Walang iba kundi si Pedro. Si Pedro lang ang nabigyan ng susi. Di ba? Ibibigay niya sa kapulungan. Di ba? Kaya sabi niya, tuloy ko, may sasabihin man nila narito o nariyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yan. Hindi yan katulad ng sinasabi nila, yung salitan with observation is to attract. Di ba?
Hindi ganyan. The Messiah would not come with pomp like an earthly prince. Niyo ba? Ano yun? The kingdom of God, the kingdom of Yahweh, the kingdom of Messiah, the kingdom of Christ is within the assembly. Yung lahat ng mga tinawag or calling out, di ba? And it makes its way not by pomp and noise, but by silence, decency in order. Bakit? Kasi ho, pag ang nangyari yung sinasabi nilang second coming, kagulo, chaos. Chaos yan. Di ba? O di ba merong nagbalita noong, nakalimutan ko lang yung taon, patay na yun eh. Nadarating ang wika si Kristo. Pari atang 2012 yata ho yun. Ay, namatay siya. Nauna siyang namatay bago dumating yung Kristo. Hindi yan katulad ng nasa laman. Eh kasi pagka sinabi mong darating siya, ay kayo siya, kagulo yan. Biro mo. Tapos gagamitin yung revelation. Makikita ang wika ng nagsiulos. Ibig mo sabihin, darating si Kristo, buhay pa yung umulo sa kanya. Di ba hindi? Ang tagal ng buhay nun, ha? Nung umulo sa kanya. Yun ang hindi naiintindihan ng laman. Yung mga bagay ng Espiritu. Na, ayan. Ayan, makita natin, mga kapatid, ha? Iba yan, ha? Iba yung pangunawa na ibinibigay ni Aba Yahweh. Kaya nga, sabi mo, lobby na ba ni Aba Yahweh na magbigay siya ng pangunawa? Nakita ko ho, eh. Nagkaloob siya ng pangunawa. Hindi tayo nakitulad sa mga reliyon na ang paniniwala, si Pedro yung pinagkalooban ng mga susi. Yung kapulungan ang binigyan ng mga susi, pagbubukas, ng ano, marami pwedeng mabuksan mo eh. Karunungan, kaalaman. O di ba, yan yung, yung binahagi ng Espiritu. Pag-ibig. O nagkaroon ng bunga ng Espiritu. Kasi yung emblem, yung susi sa pagbubukas. Kasi oh, si Aba Yahweh ay siya ho kasi ay Diyos ng kaisan. He is a God of order. Diba? Let all things be done decently and in order. Unang Korinto 14:40. Kaya malimit ko nga sinasabi sa inyo, na dapat nasa kaisan lahat, hindi magulo. Di ba? Naka-organize lahat ng bagay. Kasi pagka-organisado yung lahat ng bagay, hindi magulo, alam mo kung saan. Di ba? At si Aba Yahweh, ganyan, organisado siya. Magmula pa doon sa paglikha hanggang sa panahon natin ngayon, organisado. Nakita niyo ba yung chaos? Kung meron mang chaos o yung sinasabi. Kasi kalimitan sinasabi nila, chaos na yung ano. Tatandaan natin si Aba Yahweh ang may gawa ng lahat ng bagay. Kung meron man kalimitan, katulad ngayon, may nangyari halimbawa na patayan,
Sino may gawa nun? Sabi nila sa Satanas, eh kasi nga si Satanas yung mamamatay. Hindi ba? Nila alam yung Satanas yung laman. Talagang papatayan. Hindi ba? Pag si Selus lang, papatayin. Laman. Wala kang panang ganyan maliban yung espiritu ni Abayawa. Hindi ba? Yeah. Maliban ako, nasan ngayon? Ang sabi niya, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of Yahweh is within you. O nasa loob na ho ng mga banal, nasa loob na nakapulungan, yung kanyang kaharian. Silent. Hindi yan katulad ng kaharian ng tao. Na pagka dumating, yung hari nila, gulo. Naku, akala mo kung sinong, hindi ba? Kaya, may paunawa sa atin ni Abayawa yung bagay niya. At siyempre, yung ating gagawing pasalamat sa kanya, o yung pagkuparangal nasa kanya yan. Hindi ba? Pero mo, pagkalooban tayo ng pangunawa na malaman natin na hindi naman pala si Pedro yung binabanggit doon, kundi yung kapulungan o yung assembly. Eh kasi bakit hindi? Eh sabi niya, hindi mananaig sa iyo ang wika. Alin? Doon sa kapulungan, sa assembly, kongregasyon. Ang alin? Yung siyol. Hindi ba? At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng land. Naku po, ay di sigurado yung mga reliyon. Eh, may papalag na naman dyan. Eh, lobby ni Abayawa. Bakit marami nang binigay si Abayawa sa akin ng mga sabi nga natin eh, kaunting kaalaman. Na ito yung ating pinagsasalu-saluhan everyday. Yan yung kaunting kaalaman na yan. Eh, pero kung ilalagay mo dun sa perspektibo ng ikaw ay talagang may espiritu ba, eh, hindi lang kakaunti yan. Eh, biro mo sinalungat mo ang pagkadami-dami yung reliyon sa aral na yan? 1619 ng Mateo? Oh, pinasinungalingan ng kasulatan lahat ng reliyon. Diyan sa aral na yan, ha? Diyan sa aral 1619 ng Mateo. Di ba? Loobin ni Abayawa. Oh, yung aral na yan ng 1619. Kasi ang lumaganap na aral si Pedro. Pero diyan maliwanag yung 1619 sa assembly. Ipinagkaloob yung susi. Ha? Teka. Ayan. So, yung keys, the power of admitting into that house or preventing any improper person from coming, di ba naman? In other words, the doctrine of salvation and the full declaration of the way in which Yahweh will save. Oh, sino? The assembly. O tayo pala ni Yahweh. Purihin ka, Abayawa. Di ba? Napakabuti ni Abayawa sa assembly. At marami pa mga kapatid. Napakarami, walang ubos yan. At sabi natin, lobby ni Abayawa na, ayan, magamit tayo niya sa, dun sa ating pag-share,
Na hindi tayo makilala sa kasinungalingan, kundi doon sa katotohanan. Di ba? Eh lahat, sinungaling na eh. Oh. Lahat ng reliyon, puro kasinungalingan. Magsabi kayo ng reliyon na ang dalidala ay hindi kasinungalingan lahat. Iglesia ni Cristo, ADD, lahat ng reliyon, Muslim, lahat, puro kasinungalingan. Sabi ko nga ako sa inyo, malimit ko sinasabi yan. Anong aral ninyo ang mababasa sa kasulatan? Malimit yung narinig sa akin yan. Ba, pastor, ministro, pastor, anong aral ninyo ang mababasa sa kasulatan? E di, sasagot naman ng biglaan si pastor, si ministro. Kukuha ngayon ng talata. O eh, siyempre pwede mo nang sabihin, pastor, hindi ho ninyo aral yan. Ano ba? Totoo naman yung sinabi ko ah. Bakit mo kukunin yung sitas noong kasulatan at sasabihin mo aral nyo? Hindi nyo aral yan. Ang may aral niya yung kasulatan. Yung aral ninyo. Ang tinatanong ko, anong aral ninyo ang mababasa sa kasulatan? Huwag nyong damputin yung aral ng kasulatan. Hindi inyo yan. Ah, di ba? May katuwiran po ba tayo? Meron. Ay, nako, ay mukhang yung aking reminder na nawala yata ho. Napa. Ay, mga kapatid, ha? Maliwanag ko, yung ipinagkaloob na mga susi, hindi ho isa lang, ha? Mga susi. Oh. At yung mga susi na yon, ha? Lobby ni Aba Yahwa, na maipamahagi sa atin. Sabi ko ba? Ayan. At tingnan ko lang ko doon sa ating mga kapatid sa GC. Ayan. Ah, teka ha? Sabi ni Brad Carlando, sensya na po bro, Emmanuel, di ako maka-join sa live now dati. Dami po kasi inspection sa araw na ito. Panoorin ko na lang po mamaya. Pabagi na lang po sa lahat ng mga kapatid, sa mga viewers. Three hearts, miss you all. Fernando Abilera. Ayan. And then, Sister Licia Porpayas, maganda gabi po sa lahat ng kapatiran. Kay Brad Eman, salamat na bayawa. Sister Joe de Villana, magpupalang hapon po mga kapatid, panoorin ko na lang po ulit mamaya. Bro Eman, late na po ako pero nakikinig pa rin po. Salamat, Sister Joe de Villana. And then, si Brother Carlos, sabi niya, sayang, magandang paksa, di ko mapanood. Ayan. Yun o, ating mga kapatid, si Brad Carlos, si Brad Fernando Abilera, Sister Licia Porpayas, and then si Sister Jo Dabillana. And then, punta ngayon ako dito sa ating monitor. Ulitin ko lang uli ang ating mga kapatid, si Brad Wilfred Bedes, Brad Samuel Otoni, Loren Paulan, Brad Milchor Pasis, Rederisa Shirley, Bal Aquino, and then Ricardo Quaresma, Sister Chris Junker, Ronaldo Mendoza, Sister Gina Makoko, Brad Edmundo Umali, Brad Arnold Makoko, Sister Vivian Mana, Sister Lori Calderon, Milana Umali Jr., Rosly Bandojo, Sister Vivian Mana, Sister Cecilia Roque. Ayan. Teka.
Masanal ba yung aking... Teka. And then, Francisco Lopez. Maganda nga. Ayan. Brad Alberto Palado. Brad Ramon Recto. Shirley Abrera. Brad Christopher Perez. Ayun. And then, doon sa katop, ayun, si Sister Lolita Corsiga, Tripanza. Brad Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat po ng kapatid sa Assembly of Yahweh, mahalin, pasalamatan at huwihin ang nag-iisang mga pangyarihan dakilang banal na walang iba kundi si Abay Yahweh. Prihas, Fortunato Juarez, purihin si Abay Yahweh at sa mga kapatid sa kapulungan at sa inyo din, Brad, magandang gabi. Sister Maria Victoria, hello po sa lahat at muling salamat, Abay Yahweh, medyo nalik ako. Reverisa Shirley, tama Brad, ang bato si Hawashay. Ito yung mga tinanong kanina. Brad Christopher Perez, bro, sa atin po. Rosly Bandoo, binigay niya sa kapulungan, Brad. Emiliano Mali Jr., kapulungan. Christopher Perez, kasi po tayo'y nakipag-isa na po sa kanya. Reverisa Shirley, si Hawashay ang binigyan ng mga susi. Sister Gina Makoko sa Assembly. Yan. Brad Major Pasis, Brad, sa Assembly of Yahweh, Brad. Juni Parito, magandang hapon po. Sa banal na kapulungan ni Abay Yahweh, lalo na po sa iyo, Brad Eman. Love you. Likewise, Brad Samuel Rotone, sa mga banal po. Ricardo Quaresma, sa kapulungan po, bro. Edmundo Mali, bro Perez, pamerienda ka naman, tumama ka. Rosly Bandoo, for the Assembly, only love you, Abay Yahweh. Christopher Perez, ang pundasyon po natin ay bato ay si Abay Yahweh. Edmundo Mali. Kaya nga yung Hades, di mananig sa Assembly. Lita Roxiga, 3 thumbs up. Loren Paulan, 3 hearts. Melchor Pasis, 3 thumbs up. 3 hearts. Samuel Rotone, 3 hearts. Edmundo Mali, kagalang-galang na sanlibutan. Cross Limando, opo Brad, kahit din dito. Sebastian Juarez, true po, Brad. Sister Lori Calderon, 3 hearts. Maria Victoria, 3 hearts. Lulina Corsica, 3 hearts. Emi Umali Praxedes, magpapalang gabi sa mga kapatiran sa kapulungan ni Abay Yahweh. Si Sebastian Juarez, kawawa naman sila, Brad, umaas sa wala. Wala talaga, wala tayong magagawa. Lolita Corsica, si Yawashay, Abay Yahweh po yan, hindi po nila naunuan. Three Smiley, and then Three Hearts. Joel D, Three Hearts. Emi Umali Praxedes, Three Hearts. Lolita Corsica, Three Hearts. Mundo Umali, marami ng pastor na nangaral ng second coming na nangamatay na hindi pa rin nadating iluminante nila. Reverend si Shirley, maliwanag na sa akin. Salamat, Abay Yahweh. Three hearts. Emi Umali, Praxedes. O. Three thumbs up. Loren Paulan, three hearts. Ricardo Quaresma, three hearts. Lolita Corsica, Yahweh siya po. Lolita Corsica, kinikilabutan po ako, bro. Three smiley and then three hearts. Reverisa Shelley, aminado ako na marami akong hindi alam sa kasulatan na dito ko lang natutunan, purihin si Abay Yahweh ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi ba? Ayan. Ito po yun. Yung pong sinabi ni Sister Reverisa Shelley, marami po na naipinaunawa si Abay Yahweh sa kapulungan. Marami. Napakarami. Lolita Corsiga, Sister Shirley, o, three times. Reverisa Shirley, three hearts. Vivian Mana, ayan. Loren Paula, napakagandang aral, napakalinaw, salamat, Abay Yahweh. Christopher Perez, o naman bro, Edmundo, alam problema. Gani rin na lang, ano po size ng paa po ninyo? Biki po maisimi sa pack o box ng aking piniprepero. Well, Fredo Balatiba, nakupalang gabi po sa lahat ng kapatiran sa kapulungan ng makapangyarihan Elohim, si Abay Yahweh. Arnold Makoko, salamat Brad Eman sa napakagandang aral ni Abay Yahweh. Salamat din bro. Sebastian Juarez, tama po bro. Well, Fredo Balatiba, tama po Brad Eman. Well, Fredo Betes, tama po Brad Eman ang ating mahal na si Abay Yahweh. Smiley and then prehats. Mundo Umali, joke lang Brad. Ganito na lang Brad Perez. Pag umuwi ka dito, pasabi ka lang. Puntahan ka namin para tayo magkita-kita. Balita ko siga, tama po ang kulungan po. Ayan. Edmundo Umali, kung lulod ng Brad. Enrico Saraga, thanks po kay Abay Yahweh. Sister Lolita Corsiga, 3 thumbs up. 30!
yung ating anon viewers at saka 15 yung ating thumbs up. At ako ho ay gagawa mag-upload ho ako regarding dyan ha, na may kasamang imahe o images na tinatawag. Diba, katulad noong susi, kasi ilalagay natin, i-highlight ko natin para mas maunawaan ng marami. Ano? Lobby po, hindi ba yawa? I-prepare ko ang pabayanan po ninyo. Dito kasi, hindi tayo makagagawa ho nun eh. Yung aking pong ginagawa, nire-record. So doon, o yan, makikita. May pakikita natin doon kung ano ibig sabihin. Baka ho, may paunawa na doon sa mga marami na yung pala ibig niya sabihin. Ano, kasi ang dami nagpaliwanag na. Yan, Mateo 69. Yun. Purihin siya bayawa sa ipinagkaloob niya sa atin na pangunawa na unawaan ng bawat sa atin. O yan po, mga kapatid. Doon sa ating mga kapatid sa GC, maraming maraming pong salamat sa lahat. Yung iba, hindi nakapanood ho. Ayan. At sabi nga nung iba, ayan, sabi ni Brad Carlo, magandang gabi po, Brad Eman, at salamat sa lahat ng kapatid, sumati ang habagbiyaya, awa, pagpapala, katotohan, mula sa isang totoo at pinakagagila, kagila-gilalas, nag-iisang dakila, banal buhay, at makapangyarihan sa lahat na si Abiyan. Ayan. Maraming trabaho si Brad Fernando Abillera. Ayan. Pinanudo sa GC. Ayan. Si Brad Carlos, hindi rin nakapanood. Ano ba ang daylan? Ah, baka net. Kalimitan po, net. Ayan. Ayun po. At Lobin po, bukas ay Lobin, nabayawa. Ayan. Brad Christopher Perez, maraming salamat po, Raymond, sa napakaganda pag-aaral at napakaliwanag na pagpapaliwanag. Ako'y nagpupuri sa ating mahal na bayaman. Maraming salamat din, Brad Christopher Perez. At sa ating mga subscribers, maraming pong salamat sa inyo. Oh, hindi man tayo magka daw pampalad, ay naandyan po kayo. Lobin po, niya bayawa, magkita-kita tayo. Yun, sa ating mga kapatid, sa kapulungan, dito sa ating mga nasa monitor, maraming pong salamat sa inyo, at sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Sa mga hindi ko nabati, ay sa mga susunod po. Ayan. O, ganun po, minsan pa, sumarin po ang biyaya, awa, habag, kukupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Muli, isang magandang gabi sa bawat isa. At may pahabol pa si Sister Lolita Corsiga, sobrang ganda po ng aral, purihin po ang ating pinakamamahal na si Abayama. Three smileys. And then, three hearts. Ano po, pagpapala po ni Abayawa ang siyang mapa sa kapuluan. Oh, may mga pahabol pa. Sinalang ko, walang katapusan ko sa salamat at papuri kay mahal na Abayawa sa lahat na way pagkalooban ng unawa, buhay, at espiritu ang anong viewers. Pasalamatan at purihin po si Abayawa magpakailanman, sabi ni Brad Sebastian